ito, tatanggalin natin. Ito yung nililinis. Salagay natin dyan. And then, ito naman yung pinaka-ano niya. Natatanggal dito. Ayan, natatanggal din yan. So, yan yung lilinisin mo ngayon. Ito. Guys, thank you for watching my channel, Pinoy Travios. This is Melvin once again. Marami kasing nag-request sa una kong video yung about air coolers in summer nga ngayon siguro. But before that, bago tayo mag-start, shout out muna kay mga nag-request sa video ito. Guys, ito na yung na-request nyo. Ayan, yung pinaka-back color nyo. So, ang una natin gagawin ay tatanggalin natin yung lagayan ng water. So, as you can see, marami pa. So, tatapo natin ito. So, natapo na natin yung tubig, yung natirang tubig kasi hindi ko naman naubos. Ginamit ko kasi ito kagad. Hindi naubos yung... Actually, yung nilagay kong tubig ay nasa maximum. So, hindi naubos niya. Hindi siya naubos overnight kasi maaga ko yata siyang napatay kanina. Mabit siya mas maaga. So, ayan. Guys, yung loob nito, kasi may ibang color na nakita ko. Yung motor ng color nila, kumbaga nakalawit sa lagay ng tubig. Kaya nung bumili ako nag-shopping ako ng ganito, hindi ko binili yun. Medyo mura lang, pero parang merong hindi magandang reviews yata dun, kaya hindi ko binili. So nakita ko po, medyo may kamahalan nga lang. Pero okay naman siya. Tumatagal siya. Walang nakalawit na motor. So, ayan. Okay? So, ayan yung pinakailalim niya. Kita niya, guys. Pinakailalim niya. Ayan. Yung lagay ng tubig. Walang nakalawit na motor. Okay? So, ngayon, ito, tatanggalin natin. Ito yung nililinis. Salagay natin dyan. And then ito naman yung pinaka-ano niya. Natatanggal din ito. Natatanggal din yan. So yan yung lilinisin mo ngayon. Ito. Lilinisin mo yan. Okay. So yan yung pinaka loob ng air cooler mo. Kung mapapansin mo, yung motor niya, ayan, hindi nakalawit sa lagay ng tubig. Kaya, okay nga ito eh, kasi hindi, yung ibang air cooler kasi, tumatasip yung tubig sa mukha nila. Ito wala. I-click mo lang yung LED and then
Yan, may mga moist, pero hindi naman siya bumaba. Okay? So, linisin natin. Ang una natin ginawa, video lang tayo. Ang una natin ginawa, sa likod ng air collar nyo, una natin ginawa, tinanggal natin yung natirang tubig dito. Tapos, next na tinanggal natin ito. And then, yung pang last ito. So, linisin na natin ngayon ito. Itong pinaka nakatanggal siya. Ayan. Wala lang siya kung screwdriver niya. Nasa kabila. Screwdriver. So, natatanggal siya. May screw dito. Tatanggalin niya yan. Then, itong ano na to. Para mabrush niya yung patiloob. Pwedeng tanggalin. Tapos ibalik niya nila. Ayan. As you can see. Natatanggal siya. So, kung ganitong model ang o unit ang ano nyo, air collar nyo, pwede nang tanggalin ito. Then, ibalik niya na lang after niyang malinisin yung loob. Sa ngayon, hindi ko siya matanggal kasi wala akong screw. So, brush-brush lang muna tayo. Technique nga pala guys, kung wala kayong sprayer, yung sa gripon nyo, pwede nyo i-cating yung tubig para ayan, lumakas yung pressure nya at yung mga alikabok na nandyan sa dito sa air collar nyo ay matatanggal. So, i-cating nila yung tube, yung gripo para lumakas ang pressure. Ingat-ingat lang kasi matatalsikan talaga kayo ng tubig. Ayan, tulad yan. Ayun. Okay. So, okay. Ayan na siya. Patutuluin lang natin. Habang pinapatulo natin ito, kung saan mang gusto nyo i-ilagay, lilinisin natin yung pinaka-unit na air collar natin. So, ayan. Pinapatulo ko siya dyan. And then, habang hinihintay natin na tumulo yung ito, lininisin naman natin ngayon yung pinaka-unit ng air collar natin. So guys, habang hinihintay natin, pinapatulo natin yung pinakalaman ng collar natin. Kailangan, basic lang naman, punas-punas lang sa pinaka-unit natin. Guys, kung gusto niyo naman may linis yung pinakaloob dito, yung pinakaloob dito sa pinaka fan, ito yung likod-likod, diba? Up and down, then left side. Kung gusto niyo naman linis yung siya dito sa likod, meron din may mga screw dyan
tatanggalin na lang yan at itong likod na to matatanggal at makukuha ni Tinakalo kung gusto niyo linisin. But for now, ito lang muna ang basic yung ginagawa ko kasi siningit pa lang ito. Kasi ang daming nag-request. Okay? Ayan. Later on, ilalagay, ibabalik na natin yung tiyanggal natin dito. Kasi ang importante naman yan eh. Ang importante yan malinis yung sa likod. Okay? Pero syempre, importante din linisin ito sa loob. Pero dapat may muros kayo kasi it takes time. Pag nilinis ito, tatanggalin yung mga screw dyan. Okay, para itong pinaka-screen dito sa loob, yung pinaka-motor, nasa taas kasi, gusto nang linisin. So it takes time. Optional yun kung gusto nilang naman. Ngayon, napatulo na natin yung ating linis kanina. So, ang una natin ibabalik na ito. Kasi ito yung pinakailalim. Tsaka ito yung pinakahuling tinanggal natin kanina. Ayan. Shik-shik nyo para yung tubig maalis. Ayan na, punas-punas lang ng kaunti. Okay, so next, pinakalas, ito naman, hindi na natin kailangan punasan. Lalagyan na lang natin ngayon ng tubig ito. So may nakalagay naman dyan, minimum, ito yung pinaka-medium, saka ito yung pinaka-max. So sila naglalagay ako pinaka-max para hindi ako lagay ng lagay palagi. So yun. Okay guys, ito na yung tubig natin. As you can see, may nilagay akong yellow. Tip nga pala guys, para mas malimig yung hair color nyo, lalagyan nyo ng yellow. At saka, tatanggalin nyo yung pinaka-plastic ng yellow kasi hinihigop siya ng motor nyo. So ito, plastic, tatanggalin natin. Tinanggal na natin yung plastic ng yelo. Okay guys, there you have it. Papaandarin na lang natin. Wala kong ginawa, inon ko muna yung ABR. And then sa likod ng air cooler nyo, meron on and off. So, pindutin nyo lang nyo or i-click nyo. And then, kung may remote control naman kayo, gamitin yung remote control. Kung wala naman, meron namang push button dito on and off. So, ako since may remote control pa naman ako, okay pa siya. Tip nga pala guys sa mga remote control, babalutin yung plastic para iwas basa, para hindi nababasa. So yeah, as you can see. And then, para naman ito, mag-aakyat baba, akyat baba. At saka ito naman, pag ganoon, left, ito naman ang pipindutin sa kulay, itong dalawang ito sa gitna. Kasi gumagalaw-galaw na siya yung fan niya. And then kung mapapansin nyo, first ko lang yung camera, kung mapapansin nyo dyan sa pinaka unit nyo, lapit natin yung camera, no, meron dyan nakalagay
pull. Pipindutin nyo ngayon yan. So as you can see, pag pinindut mo siya, ito nag-highlights. Pull. Ayan. And then, yung ionizer na yan, automatic naman yan para i-ionize niya yung hangin. And then, kung gusto nyo na may moist, pero hindi to overnight nyo, dapat ino-off nyo to. Siguro mga 1 hour, pipindutin nyo yan. Moist, as you can see, nag-highlight yung moist. So, aware kayo dapat dyan. I-off natin kasi malamig naman. Trial lang naman. So, ayan. So, as you can see, yung timer natin, yung swing, ito yung manual kung wala kayo remote. Dito, na-operate nyo pa rin yan kung walang remote. Halimbawa, yung fan nyo, kung gusto nyo ng medyo low, mid, high yung ano, yung fan nyo, pipinditin nyo lang ito. Andiyan naman din eh. So, as you can see guys, yung kuryente, pabugso-bugso ang pasok, yung hangin niya, minsan humihina, minsan naman lumalakas. So, yun. That's it guys. Thank you for watching. Please click like, share, and subscribe para mas maraming nakakaalam kung paano linisin ang mga air collar nila.